Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ito po yung part 2 ng video natin tungkol doon sa may power supply kit na to. So kung naalala niyo yung video na to, ito yung permis na nakasindi yung ilaw tapos hindi siya umaabot sa may 30 volts kasi dapat hanggang 30 volts yung power supply na to. So ang nangyari, umorder kami ng IC. So ito yung pinaglagyan ng IC. Umorder ako ng IC sa Shopee din. Tapos umorder pa ako ng isang kit para nga malaman ko ano talaga problema para matesting. So umorder ako sa ibang ibang nagtitinda. So ito galing na to kay ano, kay Alan Jade Bang itong kit na to kasi tatlo yung binili niya. So yung sa kanya lahat gumagana, yung sa kanya lahat. Pero yung pinagbilan niya naubusan na kasi ng stock kaya sa iba na ako naka-order. Tapos ito nga yung nabili ko. Tapos yung isa pinadala ko kay Alan Jade Bang, nagpalit nga kami ng kit para nga ma-check niya rin kung ano talaga problema kasi kabisado niya yung power supply na to. Kasi kahit paanong gawin namin, hindi namin makita kung ano yung problema niya. Bumili na ako ng IC. So tingnan niyo yung IC, ang resulta. So yun yung bagong IC na order sa online, sa Shopee din. So ganun pa rin, max na yan, 27 volts. Pawasan ko. So, ayan. Tapos, sasagad ko nga. 27 volts lang ang max niya. Tapos, yung indicator niya, kahit napihiting ko na tong current path niya, so, permis pa rin nakasindi. So, same result dito nung bago ko palitan. Kung natatandaan niyo yung unang video ko, kung napanood niyo, ito yung dating IC, yung mga walang pangalan. So, ayan yung walang pangalan. Tapos, yun yung may mga pangalan. So, patayin ko muna yung power supply, ah. So ayan, may mga pangalan. So kahit may pangalan, peak pa rin. Yun ang ngayon napatunayan namin na peak talaga yung IC niya. Kasi ito yung pinadala niyang power supply. So iba yung IC na nakalagay dyan. Ito yung IC na nakalagay doon. So tinesting nung ano na yun, yung IC na yun, so okay, umabot siya ng kulang 30 volt point lang yung kulang niya. Tapos yung pinadala kong kit sa kanya, gumana nga nung pinalitan ng IC. So yung mga IC na kasama nung sa kanya, original yung IC na kasama nung kit niya. Itong kasama nung kit ko, itong ang anim na to, so fake nga. Tapos umorder din ako ng bukod na IC nga, ganun din, fake din. So nagkalat talaga yung mga fake IC sa mga seller na nagbebenta sa online. So yun ang mahirap kasi akala mo bumili ka ng IC, okay na. Hindi mo alam masisira ulo mo kahanap, hindi mo mahanap. Siyempre expected mo buo na yung ano, buo yung IC. Expected mo buo yung IC tapos hindi pala. So yun, nakapirmis na nakasindi. So try natin palitan yung ano, papalitan ko lang saglit ha. Baba ko lang saglit yung camera, kakabit ko tong IC yung galing kay Alan Jade Bang. Okay, galing pa to sa ano, sa Misamis pa. Sa Occidental. Sa Oriental, Misamis Oriental. Kay Alan Jade Bang. So yung akin naman pinadala ko doon. Kaya medyo nagastosan pa kami sa pagpapalit namin kasi nga gusto namin malaman kung ano reason nun. Kasi yung mga nabili kong IC fake din, so kala namin may ibang problema, nung pala IC talaga problema. So kabit ko lang yung saglit, tas testingin natin, tingnan nyo. So ayun, nalagyan natin yung IC. So ito yung galing nga kay Alan Jade Bang sa ano, para lang makonfirm namin kasi nagpalit kami ng IC. Galing nga sa, in-order ko nga sa ano, sa online din. Yun ang mahirap sa ano, sa mga fake. So akalain mo, buo na siya. Ngayon hanapin mo yung problema, hindi mo makita-kita kasi nga. Kasi nga nagpalit ka ng ano.
and testing natin. So ayan, nakita nyo, 29 volts na siya at nakapatay na yung ilaw niya. So ayan, halos 30 volts na siya. Tapos tingnan nyo, so permis na, nakasindi yung, ay nakapatay na yung ilaw kanina, kahit paanong gawin mo nakasindi. So ayan, ganyan ang mangyayari nga. Masisira ulo mo, kahanap, di mo malaman kung nasan ang sira. So ayan, okay na yung power supply nya. So ayan, nakita nyo, nakapirmis na, nakapatay. So napakahirap talaga nangyari dito sa power supply na to. Laki ng magagastos pagka ganyan. Kasi pinalitan mo ni IC, wala kang makita ang sira. So ano pa, ano mo, di ba, IC lang ang papalitan mo pag di mo makita sira talaga. Kasi chinek mo lahat ng PSA, walang sira eh. So IC papalitan mo. Ngayon pinalitan mo yung IC, ganun pa rin ang resulta. Mangyayari sa'yo, hanapin mo na naman ngayon. So kasi alam mo, okay na yung IC, bagong palit. Ilan yan, 10 pa yung sinubukan kong IC. So lahat ng IC na yung 10 pirasong nabili ko, fake lahat. Fake lahat yung IC, pero tingnan nyo yung pangalan, ganun, same din siya. Ayan. Di yata makita. Ayan. TL081. So fake yung mga yan, tsaka itong mga nasa baba, yung 10 pirasong IC, tsaka yung 6 na kasama nung kit, fake lahat. So yung original, yung nabili ni Alan Jade Banga. Swerte ako, medyo malas nga yung nangyari na to dito sa sakit na to. So ito galing to kay Alan Jade Bang, yung ano na to, nag-swap nga kami kasi gusto niya rin malaman kung ano talaga problema nito. Kasi nga ako talaga hindi ko na makita talaga, hindi ko malaman kung ano talaga problema. Dahil napalitan ko na nga ako lahat, hindi ko makita. So nung pagdating dito, yun nga, sinubukan ko yung IC niya. Yung mandar nga, tapos yung akin sa kanya, yung pinadala ko, pinalitan niya nga ng IC doon sa kanya, ayun, gumana din. So yun lang, ngayon confirm natin na yung IC talaga yung problema ng kit na to, yung mga nabibiling kit ngayon, local yung mga IC, tsaka yung mga tinda sa online na iba. Kaya pahirapan talaga. So tingnan natin kung ganun din yung result ng isang kit na to, kung gagana pagka yung IC nang galing sa testing natin yung isang kit. So dalawang kit na yung testing natin na ayos. Yung isa nga yung Allen Jade Bang, nag-chat na sa akin kung maayos doon at pinalitan niya ng IC. Testing natin to kung okay din. Gamit natin yung IC na galing pang kay Alan Jade. So pag umandar to, confirm talaga lahat ng kasama yung kumakita nabili ko. Sira yung IC. So ayan. So hindi na nakasindi yung ilaw. So ayan, confirm nga. So ayan,
29 point something yung voltage niya. So yung ano talaga problema. Yung IC talaga. So maraming salamat. Yun lang. Inano ko lang sa inyo yung kadugtong ng video natin nauna. Para at least kung gusto nyo gumawa ng power supply na ganito, in case mangyari sa inyo yung ganun, mababa yung voltage, permis nakasindi yung indicator niya. Kasi sisindi lang yan pagka naka-constant current dapat, pagka ginagamit mo na. So ito, permis na nakasindi, di ba? So yun lang, maraming salamat. Thanks din pala, bro.